89, kugani 85. Pero kung nakakaon pa, naabot pa ng 90. Sa wakas, nakabenta rin ako. 3 beko yung na-dispose ko. Yung 8, eto, 5 na lang. Ayun na lang sila. Medyo nakaluwag, nakahinga-hinga ng kaunti. May pambili na naman ng feeds. Wala ko, hindi ako makakabenta. Sana ma-dispose ko na rin itong 5 na to. Ayun na lang sila, oh. 5 na lang. Pero ang priority ko, itong 4 dito na malalaki. Ito, itong 4 na walang yan to. Itong malakas sa feeds. Makain na naman ng mga walang ya. Ito, itong 4 na yan, yan ang kailangan ko i-dispose. Ito, malakas sa feeds. Yung 50 kilos na binibili ko, kung ipapakain ko dito sa 5 to, yung regular na dapat na volume ng pagkain, 5 araw lang nilang uubusin yan, yung 50 kilos. Kaya ang laking gastos. E kaya itong 4 na to, itong gusto ko ma-dispose eh. Malaking kaluwagan sa akin pag nawala itong 4 na to. Yung pagbebenta niyan, ayun na rin ang pambili ko ng susunod na feeds. Para dito, itong inahin to, ito yung may anak. Hiniwalay ko na yung mga anak niya. Ayun, hinarangan ko na para hindi na bumalik. Kasi kukondisyon ko na itong inahin na to eh. Ayan siya, oh. Wawa naman, pumayat. Kukondisyon ko na yan. Ito, pupurgayin ko siguro to sa January, baka next week. Pero ipapacheck ko muna doon sa technician kung ano status. Pero tingin ko, dito na buntis eh. Sumablay na naman yung pangalawang inseminate. Kung bigyan ako ng go signal ng technician, purgahin ko yan. Tapos pa-inseminate ko ulit. Pangatlong inseminate yan. Pag hindi pa rin na, ikakal ko na itong isang to. Ayan ang update dito sa piggery. Kanina umaga, naglinis ako dito. Kaya ito yung drum ko. Puno na tubig. Maganda ang tubig ngayon sa ilog. Ayun, oh. Linaw. Wala na yung ulan. Wala nang putik. Eh, medyo malinis dito sa cubicle ng inahin. Kala ko hindi ako makakabenta bago bagong taon. Buti nakabenta pa rin ako. 3. Malaking bagay na yun. Pandagdag pambili ng feeds, panggastos ko dito. Pero sana ito, itong 4. Yan ang kailangan ko ma-dispose. Eto na, sa wakas, natupad din yung pangarap ko. May bumili ho ng isang baboy. Biyernes ho ngayon, December 30 ng hapon. Medyo nabigla ako kasi hindi ko na-expect na patutuloy yung pagbili kasi yung bumili sa akin ng biik, siya din na naghanap nung buyer ng baboy. Eh hindi ko naman akalain na matutuloy. Kala ko nga mga January pa. Pero pinuntahan nila ako sa bayan. Eto, kinuha na nila yung baboy. Ang problema lang ho nila dito sa baboy ngayon, paglabas ho ng cubicle, ayaw maglakad kasi busog yung baboy na yan. Tsaka first time niya lumabas ng cubicle, hindi ho sanay maglakad dyan sa damuhan o sa lupa. Sanay yan sa semento. Kaya yan, ginawa nila, kinuha yung crate, pinasok sa crate. Tsaka nila bubuhatin yung crate, papunta dun. Kaya alam, medyo mabigat yan. Bagay, 4 naman sila magtutulong-tulong. Yan ang ginawa nila dyan, oh. Medyo malaki rin yung baboy. Malalaman ko yan mamaya kung ilan ang timbang yan. Sana may 100. Kasi yan ang pinakamalaki doon sa 4.
andito lang ho kami sa gate. Nakarating din yung baboy. Hindi ko na ho na videoan yung paglakad ng o paghakot nila kasi tinulungan ko sila, medyo nahirapan eh. Kasi yung itong nagbubuhat tong apat, hindi naman to sanay magbuhat ng mabigat. Kaya tinulungan ko nila magbuhat para mas mabilis. Ayun o, sinakay na nila doon sa tricycle. Tapos dumiretso na kami dito sa timbangan. Ito, ang timbangan o dito digital. Pero marami namang timbangan dito para sa mga baboy. Merong digital, merong yung mga sinauna. Ayun o, makikita nyo, 00. Titimbangin yung baboy kasi nakalagay doon sa crate. Ima-minus lang yung crate. Yung crate kasi sabi nila 28 kilos yan eh. So mangyayari dyan, yung total na timbang doon, i-minus mo lang yung crate, yung 28 kilos, yun ang timbang ng baboy.